Amen. So welcome po muli. Good afternoon everyone sa mga nakikinig po sa ating live streaming. At welcome po kayo sa Dunes Baptist Church. Ano po, we are in the series The Cross. And this is the last doon sa series nating The Cross because next week we will start naman yung resurrection. I believe we have two. We have two messages also for the resurrection series. And tamang-tama yung ating kinanta kanina about the lamb na naslain. Ang title ng message natin ngayon ay The Silent Savior. The Silent Savior. If you have your Bibles with you, I would like to invite everyone to please stand up. Yung mga nakikinig po sa inyong mga tahanan, samahan niyo po kami sa pagbasa nito. You can see the verses, the verse, actually some verse ng ating babasahin in Isaiah 53 verse 7. You can see that in the left-hand side of your screen. Are you ready? Let's read together. Verse 7, Isaiah 53, read. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the her shearers is dumb, so openeth not his mouth. Let's go to the Lord in prayer. Our most gracious Heavenly Father, Lord Jesus Christ, the fellowship, the ministry of the Holy Spirit, we thank you, our teacher. We thank you that we can sing songs for you, O God, freely. Bringing our voices, O God, to you. And we know that you are glorified. Sa mga messages ng song na to na kung saan itinataas ang yung dakilang pangalan. For there's no name written in heaven, given amongst men, whereby we must be saved. That's none other than the name, the precious, the sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you, O God, that once again, we can look at the pages of the Bible. We can freely read it and above all, we can proclaim it. We can preach it. Salamat din po sa biyaya ng teknolohiya na kung saan nakakarating po to sa aming mga kaibigan na napapadala namin ng link. May you once again speak to the hearts of your people, to the hearts of unbelievers, na ito ang araw na ito na sila katagpuin mo, makarating sa kanila, Panginoon, ang mensahe ng kaligtasan. We pray that you save souls today. We thank you, O God, once again, for the members na nagdatingan po ngayon, patuloy na in-encourage namin ang bawat isa. Dahil ito po ang nais mo sa iyong simbahan. Kami magtipon-tipon, magpanalanginan, at kami po pang lumago sa pananampalataya. Kami po ay makarinig ng iyong mga doktrina. We pray with one another. We fellowship with one another. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Muli, ikaw nawa ang mapapurihan, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa aming bisita. Si Ate Robilin, pagpalain po siya, Panginoon, kung siya po hindi po nakakatiyak sa kanya pong kaligtasan. Dumating ang kamatayan sa kanyang buhay. Hindi niya po alam kung saan patutungo ang kanyang kaluluwa. May this be the day that you speak to her heart. Siya po'y magkaroon ng kaligtasan. Tigit sa lahat, ma-assure sa kanyang sarili, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ginawa ng aming Panginoong Jesus na kanya pong gagawin sa pananampalataya. We speak to the hearts of your people, speak to the hearts of our friends and loved ones who are not yet saved, save souls today, challenge believers. Use your preacher, O God, as a channel of blessing at maipahayag po nawa ang salita ng may kapayapaan at ng may kapangyarihan, piercing the hearts of the listeners at makapag-respond po kami ng tama sa iyong mga hamon. Paamin dalayan sa pangalan ng Panginoong Jesus. His people will say, Amen. Please be seated. This is the third of our series entitled, The Silent Savior. Okay, now, yung Isaiah, magmula pa doon sa binabanggit natin from the latter part of a chapter 52 hanggang dito sa early part, the whole 53 actually, the whole chapter of 53, malinaw niyang inilalatag, kumbaga yung detail, illustration, okay, upang maintindihan natin kung sino yung pinapatungkulan dito sa book na ito, it developed the details of the redemptive work, okay, of the Lord Jesus Christ. Ipinoportray yung details ng redemption. And every time we look at the Bible, maybe in the Old or in the New Testament, matatagpuan nyo ang sarili nyo na you are amazed. We should be amazed doon sa detail ng information na inireveal ng Panginoon sa atin. Kung kaya,
hindi yung lack ng information o lack ng God's revelation ang kulang sa kapanahunan natin o magmula pa noong araw, but it's always the problem is in the heart of man. In fact, dito rin sa Book of Isaiah na binanggit, na ang akala nila at that time, the Lord Jesus Christ is parang smitten or stricken, parang pinaparusahan daw ng Diyos because He is accused of being a blasphemer. Na kiniklaim niya na siya ay daw ay co-equal with God because He said that He is the Son of God. I am, before Abraham was I am, the Lord Jesus Christ claimed in John chapter 8. So, the prophecies are clear. The information is complete. God's revelation is so detailed, graphical pa ang illustration, especially sa Isaiah 53 and 52, na pati yung particular na kanyang sufferings ay napaka-detalyado. That when a person with a humble heart and contrite heart will look at the pages of it, tunay na maglilid sa kanya sa kaligtasan. Katulad ng na-experience ng eunuch, naalala nyo? Kanyang binabasa is yung libro ni Isaiah, ni Prophet Isaiah. At anong ginawa ng Panginoon? Because there is a person seeking, wanting to know God, nilid si Philip, di ba? Sa Book of Acts. Para si Philip ay i-explain ng tama at nakilala niya nga doon sa pagpapaliwanag ni Philip. Ang tinutungkol, pinapatungkulan dyan sa libro na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. That leads to the salvation of the eunuch. Ganun din sa buhay ng centurion. Sabi doon, fearing God. But kulang yon, kailangan niyang marinig ang mensahe ng salvation through the Lord Jesus Christ. Anong nangyari? Nagkaroon ng vision, panaginip si Peter. Yung kakakain siya ng hilaw na hayop. Patungkol pala yon sa mga hentil. And so, nilid din ngayon si Peter. And immediately, nung nakita si Peter ng centurion, to the point na lumuluhod at sasambahin si Peter, ang sabi ni Peter, tumayo ka, parehas lang tayo na tao. Do not worship me, ang sabi ni Peter. That led to the salvation of the centurion. Umiiyak na ang mga tao doon sa Nineveh. Amen? God calls Jonah. Kahit pa nga umiwas si Jonah at nagpunta sa Tarsus, you see, when God calls, because there are people seeking Him, nilid ngayon, nag-intervene ngayon ng Panginoon to the point, pagluwa ng malaking isda, saan siya? Eksakto na? Sa Nineveh. And He preached salvation and people got saved. The same call noong mga taga-Macedonia, yung kinakanta nating Send the Light, there's a Macedonian call today. So nagkaroon din ngayon ng panaginip si Paul at doon siya nilid ngayon sa kanyang mission trip. Papunta rin doon sa Macedonian region. And people got saved. So therefore, that is the same calling magmula pa noon hanggang sa kapanahunan natin ngayon na ang Panginoon ang tumatawag sa mga mananampalataya. At tayong lahat, in the context of being a missionary, ay missionary din tayo. We are, sabi sa Book of Corinthians, we are ambassadors for Christ. Amen. So ang mission field natin is yung mga taong nakapaligid sa atin that when you are drawn to someone, huwag nating hindian. Immediately, alam nyo yan sa inyong mga puso. May conviction tayo. Tayo dinodoro ng Panginoon sa isang tao na nangangailangan ng kaligtasan. It may be that that person already has that desire to know God. At tayo ang gagamitin ng Panginoon. Evidences in the Bible reveal na ganun ang proseso ng Panginoon. But in the Book of Romans, malinaw na kung saan sinabi ng salita ng Diyos na iyang law of God ay isinulat niya na sa ating mga puso. Dahil yung mga hintil at that time walang access doon sa salita ng Diyos dahil yun ay binigay na direkta sa mga Hudyo. But they will still be guilty in front of God. Why? Because the law of God is written in their hearts. So they will be guilty doon sa law na written in their hearts when they face God. At sa ating kapanahunan ngayon, kinumpleto ng Panginoon ang kanyang revelation upang ang lahat in their seeking, sa kanilang doubt, sa kanilang pagtatanong kung paano sila makakasiguro sa kanilang kaligtasan, pinurubayad na ng Panginoon ang kumpletong libro natin upang sino man na tumawag, mayroong isang manggagawa at manggagawa ang Panginoon, mayroong isang Kristiyano ang Panginoon na kikilusin para magbahagi sa kanya ng mabuting balita ng kaligtasan. Natatandaan niyo pa ba kung sino ang nag-share sa inyo nung nakarating sa inyong kaligtasan? Isn't it that that's the process? Kung kaya sa atin, wag natin puputulin, pabayaan nating mag-flow.
ang gospel. Na tayo din ay nadadaluyan ng salita ng Diyos to be a witness to others for their salvation. Dahil mayroon at mayroon na in their heart seeking, want to know God, want to be assured kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa kung dumating ang kamatayan. At tayo ang gagamitin ng Panginoon. We are all missionaries in a way. Okay? So the information is there. Ang hamon lamang sa atin minsan ay wala tayong eagerness also. Minsan hindi rin tayo confident to share what is in the Bible. Pero simpleng, papaano ba nakarating ang kaligtasan sa atin? John 3:16 is enough for you to share the gospel of salvation. Kung papaano kayong naligtas, yun din ang ibahagi ninyo. Amen? Kung ano yung mga mensaheng narinig ninyo nung somebody has witnessed to you, the same message should be shared to others. And so, itong libro na ito, ganun ang parang laman niya. Ang Panginoon, ganun na lang pagmamahal sa atin na even the details, the particulars ng mangyayari 700 years from the time Isaiah wrote this book ay naganap in perfection, 100% accuracy na nangyari at naganap, na napulfill sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Here in the book of Isaiah, sinabi niya na he is the man of sorrows, despised one. Tutulungan niyo po ako sa pagbabasa ng verses. Ano po? In verse 3, 53:3, ready read. He is despised and rejected of man, man of sorrows, and we have seen our faces from him. He was despised and we esteem him not. Despised one, rejected, smitten redeemer, carrying our sorrows. Verse 4, please read. Smitten of God and afflicted. Isn't it na yung sinabi ng mga Pharisee at that time at ng mga nagpa-crucify sa ating Panginoon? Kaya siya napako is because of his claim that he is the Son of God. So he is smitten of God. So ibig sabihin, during that time, kung nangyayari yung kung nandoon ka at napapako ang Panginoong Jesus doon, malamang yung mga tao noon na kung saan mayroong contrite and humble heart, tunay na may takot sa Diyos, babubuklatin nila ang buka pa Isaiah habang sigurong nakapako ang Panginoong Jesus. At makikita nila lahat ng nangyayari live. Ang tawag doon yung the same time. Diba? Na habang naandoon, napapako, kung babuklatin nila yung libro ng Isaiah, ay eto na nga, nangyayaring lahat. Ah. Yung nangyayari ngayon, so far, is kung babalikan natin ang book of Isaiah, is there, it's written. He is wounded, bruised one who brings us peace. Please read, verse 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and with his stripes we are healed. Last week, sinabi natin, this verse alone is the complete illustration ng genuine salvation ng isang tao. Okay? Dito'y nakita natin yung pronoun na our, we, us, wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, chastisement of our peace was upon him. With his stripes we are healed. So, i-personalize mo yan kasi it is talking about the nation of Israel. Nadarating yan in the future. Babanggitin nila ang mga salita nito. Both na yung salita na yan ay maaring noon, yung mga naligtas during the time na napako ang Panginoong Jesus at nung siya ay nag-resurrect. But ito rin ay mangyayari doon sa future. Na kung yung iba ay talagang magsasabing, yes, siya yung Messiah written in the book of Isaiah. Siya yung namatay, siya yung nasugatan for our transgression and our iniquities so that we will be reconciled with God. At sa ngayon, ipe-personalize siya ng isang tao, he is wounded for my iniquities, he is bruised for my iniquities, the chastisement or the restoration of my peace with God is upon him, and sa kanyang mga sugat, ang aking kaluluwa ay nagkaroon ng kagalingan. That is the genuine salvation, starting from a person who take full responsibility of his sin against God. Doon nagsimula ang kaligtasan. Amen? Amen. Doon naman talaga tayo ngayon tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Nalaman natin na we are doomed because of our sin. We need someone to save us. We cannot save ourselves. And that's none other than the Lord Jesus Christ. It starts from that
embrace of our iniquities, of our transgression, at alam nating broken ang relationship natin, we are enemies of God. So kailangan ma-restore yun, kailangan ma-restore ang peace with God. At paano nangyari yun? Na-restore yun through the Lord Jesus Christ. Whosoever believes in Him are being reconciled with God. So, kita nyo yung total contrast niya doon kay Adam at Eve. When they commit sin, ano ang nangyari? They rejected responsibility. Ang sabi ni Adan, kasalanan kasi noong babae na ibinigay mo. Hindi ba? Parang sabi ni Adan, hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ng babaeng dinigay mo. And that is the condition of men right now. The continuous reject of that responsibility, of that accountability. It starts from that accountability of our position that we are enemies of God. We are the children of the devil before we got saved. So, yung belief, ang tunay na complete definition ng word na belief is a complete definition of what believing that you are a sinner, believing that you cannot save yourself, believing that there's the penalty of sin, yung hell, believing na para ka makarating doon sa langit ay kailangan mong manampalataya doon sa the one who paid for your sin debt that you cannot pay, the one who is the perfect sacrifice. So that's the salvation. That is also your message when you witness to others. Amen? Amen. Pure and simple, a plain and simple. That's the gospel. And that's the salvation itself. At sabi nga natin, yung Isaiah 53:5, later on, mapapulfill ang prophecy na yan wherein ang buong nasyon ng Israel, they will be saved by quoting this very verse. Siya nga yung namatay sa ating mga kasalanan. Siya yung nasugatan upang tayo ay ma-restore yung ating relationship sa Diyos, yung ating kapayapaan ay manumbalik. The chastisement of our peace, and with His stripes we are healed. So ngayon, titingnan natin yung karakter nitong silent Savior. Again, when we look at the pages of the book, doon sa book of Isaiah, intindihin natin ngayon, malinaw na sa atin, kailangan na siya ay masugatan, kailangan siya ay mapako, kailangan siya ay mamatay. Hindi yun incidental. Hindi yun parang nangyari lamang noon na kung saan dinesisyonan lang ng mga Roman Empire at saka ng mga Parisis at ng mga Hudyo. It is so well planned and designed by God. Kailangan yung kanyang wound and yung bruises so that we can understand the ugliness of sin on how serious our God is in dealing with sin. Dahil kailangan din yun natin for our sanctification. Yun din ngayon ang nagko-constraint sa atin kung tayo na nagnanais pa rin mamuhay sa kasalanan. When we look at the cross and the message of it, the ugliness of sin, na kung saan ay nasugatan, ipinako. Ang sabi doon, parang sila na ang nahihiyang tumingin doon sa nakapako sa krus. Hindi nila makayang tumingin doon sa nakapako sa krus because of all yung lahat ng sugat dahil hindi na siya makikilala because of the many stripes and beatings that our Savior Jesus Christ received. So the character of our silent Savior, He is discipline, makikita natin. Yung discipline niya under oppression and His control during the pressure of death on the cross. Pero sa harapan ng mundo, tayo din mismo, di ba, kapag ka may oppression, ang ating automatic response is what we will fight back. Mas loud ka, mas noisy ka, parang mas bibring mo yung case. Hindi iyon ang case ng ating Panginoon. In fact, His silence is actually the indication in the proclamation of His victory doon sa kanyang katahimikan. It is the illustration of His strength and victory. In His silence, He conquered the noisy and the troubled world. Amen? In His silence. So today, we want to see the practical benefits of it as well. Mayroon po yung magandang benepisyo din sa atin yung matututunan nating principle of the silent Savior sa mga araw-araw nating sitwasyon sa ating buhay. Okay? Lalo pa during the time of our pressure time.
those situations wherein we are under pressure and under stress, under oppression, under unfair treatment, ay makikita rin natin na mahalaga ang prinsipyo yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus. First, Christ was silent when oppressed. Okay? Now, evident ito doon pa man sa kanyang pag-arrest. He didn't resist the arrest. Amen? Inalaw ng Panginoon ang pag-arrest sa kanya. Pwede po niyo akong tulungan. Pakibasa po Matthew 26, 47 to 56. Everybody read. And while, loudly please, one of the 12 came, and with him a great multitude from the chief priests and elders of the people. Now he had betrayed him, gave them a sign, saying, whosoever Rachel is, the same is he. Continue. And for whom he came, Jesus said, hey, Master, and kiss his lips. And Jesus said unto him, friend, wherefore art thou come? And they laid hands on Jesus and took him. And behold, which were with Jesus, stretched his hand and drew his sword, servant of the high priest, and smote off his ear. Then said Jesus unto him, put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot grow now, and shall presently give me more than 12 legions of angels? Sige po, continue. The same master, Jesus the one of Jews, are you now once against the thief with swords and staves out of the thief? I sat daily with you, teaching in the temple, yet laying no hold of me. But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. He received all forms of oppression, magmula pa doon sa kanyang arrest. He was sold by Judas for 30 pieces of silver. He was betrayed with a kiss. And even the act of Peter na sa atin in our humanness, maganda yung ginawa ni Peter, di ba? Parang dinidefend niya ang ating Panginoon. Yun ang ating response. But anong sabi ng Panginoon? Inawat niya si Peter. Parang kung alam mo lamang, Peter, yung dapat kong danasin later on, kung alam mo lamang ang nasusulat doon sa scriptures, ano, dalawang beses na kinote ng Panginoong Jesus that the scriptures might be fulfilled. You see? Even the Lord Jesus Christ emphasized the importance of the scriptures. Ang Panginoong Jesus is the promoter of the scripture as well. To be fulfilled, yung mga nasusulat, alam kong ito ang pinapatungkulan din ng Panginoon, yung book of Isaiah. That's why he even rebuked Peter, who is trying to defend him. So, the act of Peter itself is what? Foolishness. Because of the lack of what? Information or knowledge of what has been written in the scriptures. So, foolishness then sa ating kapanahunan ngayon starts from the lack of knowledge of the Word of God. Amen? Peter would have known the prophecies, particularly from Isaiah, and do believe doon sa ministry ng ating Panginoong Jesus, sila itinuturuan ng Panginoon. Alam din ng mga apostoles na ito, ang mga patungkol sa kanilang mga propeta. But at that particular time, saan driven yung act ni Peter? Emotion, self, yung dikta ng kanyang laman. Immediately, draw agad ng sword at inatak nga yung mga sundalo. That's why Proverbs 1:7 says, please read with me, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. We look at this book. Amen? Kaya pinapahalagahan natin ang ating mga practice sa buhay galing dito sa salita ng Diyos. Because foolishness starts from the lack of our knowledge. That's why we preach every Friday. That's why we have devotion every Tuesday. That's why you have your devotion and meditation every morning. Binobombard natin ang ating mga sarili ng salita ng Diyos, because without it, we will end up foolish in the sight of God. We may be okay in the sight of the world and in the majority, but foolish in the sight of God. Ang mga action natin ngayon ay malimit, ay opposite doon sa nais ng ating Panginoon. How many times na binanggit ng Panginoong Jesus? Look at verse 54. But how then shall the scriptures be fulfilled?
that thus it must be. And in verse 56, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. So the wise approach of a Christian, even though yung mga belief system ng mundong nakapaligid sa atin, is opposite to what the Bible says, a wise Christian will always rely on what the Bible says. Amen? Because even the Lord Jesus Christ promoted the scriptures. Ang sabi niya, dumating ako dito hindi para baguhin o magdagdag, kung hindi i-fulfill ang nasusulat doon sa mga propesya, to fulfill what has been written in the scripture. So how are we in our treatment to the Word of God in the matter of our daily lives o practice natin sa ating pamumuhay sa araw-araw? He was also falsely accused, but he held his peace. Pakibasa po muli, Matthew 26, 60-33. Want to read, but found none? Yay! To false witnesses, and said, sige po. And the high priest arose and said unto him, answer thou nothing, what is this against thee? Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, thou tellest us that thou be the Christ, the Son of God. So umpisa maraming mga false witnesses, pero malamang iba umatras, alam nila, because they are false witnesses, mapapahamak lamang sila kapag sila ay nag-stand, tumayo dun sa trial. Kaya sabi dito, but found none. Ngunit meron pa rin dalawag daw na natira. But look at the claim of these false witnesses. This fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build in 3 days. Parang, eh so what? Kung sa mata ng mga high priest, kung yun ang sinasabi niya. Kaya hindi ito ang itinanong ng high priest. The high priest knew that the claim of these false witnesses will not stand in trial. Ano ang tanong dun sa verse 62? And the high priest arose and said unto him, answerest thou nothing? What is it which this witness against thee? But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. So yun ang ngayon ang mas heavy na charge sa kanya, because all of the charges are false. It will not stand the trial. Ngunit ito, makukuha ng high priest ang lahat ng suporta. At meron silang case na maipepresent sa Rome. Because sa kanilang law, anybody who blaspheme can be put to death. And heavy ang claim ng Panginoong Jesus. He is claiming to be the Son of God, the Messiah. That is the reason why he was crucified, not because he is telling lies, but because he is telling the truth. Kasi ito ang tanong, ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? At hindi yun pinamalian ng ating Panginoong Jesus. So their crucifixion of Jesus Christ signifies the rejection of Jesus Christ as the Messiah and the Son of God. Amen? Kaya nga siya ipinapako dahil tama ang kanyang claim. Tama ang kanyang sinasabi. So again, doon tayo sa argument, are the information lacking? They have the prophecies. Itong mga high priest alam ang mga nasusulat doon sa libro ni Prophet Isaiah. They witnessed the many miracles of the Lord Jesus Christ, proving of who He is sa lahat ng kanyang sinasabi. Binabuhay niya ang patay, pinapalayas niya ang mga demonyo. Merong nag-a-argue na ang ganyang ginagawa daw ay sanction ng mga evil, ngunit sila rin ang nahimasmasan sa kanilang argument nung sinabi nila, kung kampon siya ng Diablo, is bakit kaaway niya rin ng mga Diablo? Amen? Bakit niya pinapalayas ang mga Diablo? Bakit takot sa kanya ang Diablo kung siya ay kampon ng Diablo? So sila na rin ang nagsettle sa kanilang sarili na pinabayaan si Jesus Christ. So their crucifixion is an outward illustration of this, of the rejection sa ating Panginoong Jesus as the true Messiah, na ang kanyang claim being the Son of God is tama. And much more, they even hear the wisdom of God through His preaching. We know that His trial was also a mockery. From arrest dun sa garden through the trial at the house of high priest trying to indict him by false witnesses giving false testimony. And this time, his time before Herod, before Pilate, all the mistreatment from the Jews and the Romans, no crime ever validated. No charge na kung saan ay mag-i-stand sa scrutiny. Pero yun lamang nag-iisang charge na yon,
blasphemy ang kanilang claim being the Son of God, in which is true. True ang kanilang charge because yun talaga ang claim ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? That He is the Son of God. That He is the Messiah. Luke 23:15, read with me. No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. But even Herod found no guilt in him. Three times in Luke chapter 23, that si Pilate, paulit-ulit na binabanggit, he is innocent. Now, this is not normal for a tortured people. Kumbaga, human response natin. Wala kang kasalanan, you are not guilty of anything, but you are tortured, you are beaten, you are scourged. You are spit, sinampal ang muka, lahat. Bear in mind na doon sa history din ng human treatment, masakit, mas masakit yung slap sa muka actually. May kinalaman yan doon sa pagda-downgrade ng iyong personality when somebody slap you in the face. At yun ang ginawa din nila sa ating Panginoong Jesus. So normally, an oppressed person, tortured person, innocent, mga false witness, hindi nag-i-stand yung kanilang mga claim. At alam na this is a gross injustice. A normal person will cry out for what? Justice. Will cry out that he is innocent, but not the servant of Jehovah, as what the Lord Jesus Christ is mentioned in Isaiah 52. He is the servant of the living God. He doesn't say a word. He didn't open his mouth, in spite of the fact that all of the things that being done to him was all evil, wicked, wretched injustice against not just an innocent man, but a perfectly holy and righteous man. He didn't open his mouth. So why all the silence? Why no complaints? Why no appeals? Why no violent reactions? Because Jesus came here with one and only purpose, and that is to die. And that is to suffer. And that is to be wounded. And that is to be bruised. That is a doctrine na dapat mahalaga sa atin. The world keeps on telling this event or this situation na kung saan, bakit, paano magiging Diyos yan? Kaawa-awa. Sinaktan, binugbog, sinugatan, ipinako. Sa mata ng mundo, ayaw nila ng ganong klaseng Mesaya. Amen? But if hindi natin naiintindihan the prophecies from the book of Isaiah, he needs to be wounded, he needs to be bruised, he needs to die, he needs to sacrifice to emphasize his love to mankind and to emphasize the ugliness of sin that he is about to bear on the cross, to die, to suffer, and fulfill all that has been written concerning his death. Kaya sa isang mananampalataya, katulad ng mga apostoles, kapag naintindihan ang doktrina na ito, we can speak in harmony or in unity with the apostles like Apostle Paul in Philippians 2 verses 6 to 8. Can you read for me? Who, being in the form of God, and being found in passion as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even the death of the cross. Even the death of the cross. His death, the death of our Savior, is not an accidental thing that others portray Jesus as a victim or as a loser. Yung kanyang wound, yung kanyang bruise, yung kanyang pagiging silent, ang lahat ng resulta niyan is the victory and the strength of the Messiah. He is not a victim, he is not a loser. He came here for one purpose, and that is to die, to redeem his people. To the Jews, they think God is punishing him because of his claim for Godhead and deity, but no, his death is planned ever since from the foundation of the world. Doon pa lang sa Genesis, katulad nung last week, your feet shall be bruised, the Bible says. He was silent when his followers failed him in Matthew 26:56. Read with me, but all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. He was forsaken even by the disciples. Peter denied him three times.
Read again, 69 to 75. Now Peter said, you doubt in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. Continue, please. And when he was gone out into the porch, another man saw him, and said to them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied them all, I do not know the man. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also thou art one of them, for the sweet spirit were with him. I know not the man. And immediately the cock crew. Verse 75, please. And Peter remembered the word of Jesus. He said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and met Peter. You see, the word of Jesus Christ, the word of God, ang sabi sa 75, and Peter remembered. That is why every time we forget God and His word, destruction, pain, sufferings ang naidudulot sa atin every time we forget God and His Word. The Bible itself, yung patakaran natin sa ating pamumuhay. Shame, difficulties, but when we later on remember, just like Peter, ano dapat ang response? Katulad din ni Peter, repentance. Immediately turn to God, asking for forgiveness para ma-restore muli yung joy ng ating salvation. Amen? Katulad ng nangyari kay David. Ito lang talaga ang pattern ng isang Kristiyano sa kanyang sanctification. Nakakalimutan natin ang paalala ng Panginoon. Sinunod natin yung dictate ng ating flesh, ng ating sarili. Naaalala natin, ito ang sabi ng Panginoon. Just like Peter, on your knees, ask for forgiveness. And then move on and continue worshiping and serving our God. Peter's later description of the silent Savior, even Peter understands. 1 Peter 2:23, let's read, Who, when he was reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. He was silent before Pilate in Matthew 27:14, and he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled greatly. You see, marveled, amazed. Kasi alam ni Pilate na wala talagang claim yung mga witnesses na worth it for a death penalty. And yet, every time na tinatanong siya to defend himself, parang pinupush siya na i-depensa mo ang sarili mo, he keeps on becoming silent. Kung kaya dahil doon si Pilate, even Pilate, the governor, marveled, amazed of the character of our Savior. So we can compare this silence to ours when we are oppressed. Sa atin, anong sabi ng flesh? Huwag kang paapi. Huwag kang palamang. Do not let others oppress you. That is our common, usual, fleshly, prideful, self-motivated response. But when we learn to shut our mouths during this situation, anong inaalaw natin? We allow God to take vengeance on our behalf. Isn't it that He promised it for His people as well? Look at Romans 12:19. Let's read together loudly, please. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Say the Lord, ibigay mo sa Panginoon ang vengeance, ang wrath, magtira ka. Actually, huwag ka nang kumuha, pabayaan mo nang siyang lahat ang mag-execute ng wrath. On our behalf, amen? Vengeance is mine, saith the Lord. So, tignan natin yung practical application. Dito lang ako magde-dwell sa first point. The next second is, maiksi lamang po. Sa account ng buhay ni Apostle Paul, nung inalaw niya ang wisdom ng Panginoon na igabayan siya, Paul was oppressed, amen? He was persecuted. Paano po na-i-apply ni Apostle Paul because of this understanding? Siya ang nagsulat ng Philippians, yung binasa natin kanina, that God is binaba ang sarili for our, in our level. God na bumaba, nagkatawang tao. So kaya naintindihan din ni Paul sa kanyang buhay kung paano i-apply ang silent Savior principle. Look at Acts 22. Mahaba po ito, but samahan niyo ako sa pagbasa. Read, begin. And they gave him audience unto his word. Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live. Continue. 24. She captain commanded him to be brought into the castle and prayed that he should be examined by scourging. He might know wherefore they cried so against him. So they bound him in thongs,
Paul said unto the centurion that stood by, "Is it lawful for you to discharge a man that is a Roman and uncondemned?" When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, "Take heed what thou doest, for this man is a Roman." Then the chief captain came and said unto him, "Tell me, art thou a Roman?" He said, "Yea." And the chief captain answered, "With a great sum obtained I this freedom." And Paul said, "But I was freeborn." Then straightway they departed from him. We should have examined him. And the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman, and because he had bound him. Ano ang account na yan kay Apostle Paul? Nagpipreach si Apostle Paul. Tinamaan ang tinamaan yung kanyang mga listeners, yung mga kapwa niya Hundyo, sa kanyang preaching. They tore their clothes as a sign yun ng parang ng anger doon sa kanilang naririnig. And then, ano yung sumunod? Nakakita ngayon ng dahilan yung mga Roman soldiers from the chief captain to the centurion na siya ay dakipin. At ano sabi sa verse? They scourge him. Paul actually allowed him to be scourged. Saka pa lamang niya ngayon binanggit na, "Is it allowed for you to scourge a Roman?" Noong oras na yon, nagkaroon ng parang chill effect sa mga centurion at doon sa mga sundalo. Because alam nila, ang isang Roman citizen, ibit mo, kung hindi guilty sa isang crime, wala man lang trial, you are good as dead. Ibabatas yon ng kanilang king, ni Caesar. And so natakot itong mga centurion, natakot itong chief captain. At saka yung, of course, ang mga sundalo na binit si Apostle Paul. So that's the scenario. So nakikita nyo ngayon, nakainino ngayon ang upper hand of the situation kay Paul. But he allowed himself to be oppressed. Sasabihin natin, that's a stupid decision on the side of Apostle Paul. But makikita nyo mamaya kung bakit matibay kay Paul na pinababayaan niyang lahat and let God ay sumunod siya doon sa plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Pakibasa po itong 23, 12 to 23, ready, read. "And when it was a day, a certain of the Jews banded together," read, "bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. And they were more than 40 which had made his conspiracy." Sige po. "And they came to the chief priest elders and said, 'We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul. Now therefore, hold that you cast the signified chief captain, and he bring down unto you tomorrow, as though you were something more perfectly concerning him. And we, or ever he come here, are ready to kill him.' And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, we went and entered into the castle and told Paul. Then Paul called one of the centurions unto him and said, 'Bring this young man unto the chief captain, for he had a certain thing to tell him.' So he took him and brought him to the chief captain and said, 'Paul, the prisoner, called me unto him and prayed me to bring this young man unto thee, who had something to say unto thee.' Then the chief captain took him by the hand and went him with him aside privately and asked him, 'What is that thou hast to tell me?' And he said, 'The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul tomorrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly.'" Continue. "And do not thou feel that he bear, for there lying wait for him them more than 40 men, which have bound themselves to them all, that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, looking for a promise from thee." So the chief captain then let the young man depart and charge him, "See thee thou, no man that thou hast shewed these things to me." And he called unto him 2 centurions, saying, "Make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 70, and spearmen 200 at the third hour of the night." You see now the turn of events? Okay, merong 40 na mga Hudyo, sabi nila, hindi kami makakakain o hindi kami mamumuhay kung hindi namin makikitang patay si Apostol Pablo. There is that plot to kill Apostle Paul. 40. Marami iyon. Nakarating doon sa chief captain. That because the chief captain already knew right now that Paul is a Roman, he should be protected. Amen? Much more. Natatakot sila ngayon. Paano kung malalaman ni Caesar na kung saan binit nila si Paul, eh hindi naman si Paul guilty of something and he also is also a Roman citizen, they will be in big trouble sa harapan din ni Caesar. Look at the protection na ngayon ibinigay. Isang tao ang kanilang pinoteksyonan. Ilan yung nagsundalong tinawag? 200 soldiers. Tapos mayroon pang horsemen 70. Ilan yun? 70. Just to protect one person. So nakikita nyo ngayon yung turn of events in favor of Apostle Paul.
Is God blessing him right now? Of course. Why? We will see later on in verse 11 of chapter 22. But is it all coincidence, we might ask? The answer is no. Why? Because in chapter 22, bago lahat nangyari ito, pakibasa po, let's read loudly. And the night following, the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome." Ano yung ating natutunan? Bago pa nangyari ang lahat ng itong scourging at yung plot ng assassination at yung pag-prepare ng 200 soldiers ng chief captain, may sinabi ng Panginoon kay Paul, makakarating siya sa Rome. Amen? Pupunta siya sa Rome. It has to be fulfilled because it is promised by God. Paul understand the plan of God. Paul understand the will of God. Ganun din po tayo. May kalooban ng Panginoon sa atin. Yun yung ating sinisik. Along the way, marami mang mga oppression, marami mang mga unfair treatment na ating nararanasan, we will lead everything in the hands of God kung alam natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. At malinaw yun sa testimonya ni Apostle Paul. God says in verse 11, Paul, pupunta ka sa Rome. Ngayon, magiging imposible lahat yon kung siya ay na-assassinate. Amen? Imposible lahat yon kung siya ay ikukulong na lamang doon sa lugar na Jerusalem. Kasi pwedeng hindi na siya alisin doon. Walang magiging pakialam na sa kanya ang Roman Empire. Ang mga Roman soldiers, pero nalaman nilang siya ay Roman din. Nalaman nila na may assassination. Plus, nasa mind ng chief captain, kailangan palabasin na pinoprotektahan nilang mabuti si Paul. At ang trial talagang dapat niya is doon sa Rome because he is a Roman citizen. Everything works together for good. Saan isinulat yun ni Paul? Diba sa Book of Romans? Chapter 8, verse 28. "For we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose." Ang kanyang escort, 200 soldiers, 70 horsemen. So walang nagawa yung 40 na mag-a-assassinate sa kanya. At malalo tayong ma-overwhelm doon sa naging testimony noong chief captain, si Claudius Lysias. Please read. "Claudius Lysias, the most excellent governor of the Jews, sent and greeted me. His plan was taken of the Jews and the city of them. Then came I with an army, rescued him, having understood that he was a Roman." So did you feel the tone? Binanggit niya pa ang pangalan niya, Claudius Caesar, Lysias, to the governor, great governor Felix. Itong tao na ito, si Paul, ay papatayin ng kanyang mga kapwa Hudyo, pero pinrotektahan ko. Amen? Kasi, because of that worry din itong mga tao nito, paano kung makarating? Kung si Paul ay nagbuka ng bibig, Governor Felix, this chief captain, this centurion, this Roman soldiers, scourged me, beat me. Nagsalita ba si Paul? No. You see the silence lead to this situation. Because alam ni Paul, ipupulfill ng Panginoon ang kanyang pagpunta sa Rome. At itong lahat ng mga kaparaanan ito malinaw because Paul understand the silent Savior. The principle of our Lord Jesus Christ sa mga ganitong sitwasyon. Hindi natin lahat maintindihan ang mga sitwasyon sa ating buhay. But we can learn the wisdom of God. Ask the wisdom of God when we are faced with such kind of situation. So nakarating si Paul sa Rome, natupad ang ministry na inatas sa kanya ng Panginoon to minister to the people in Rome. Totoo bang ni-rescue ni Claudius Lysias si Paul? Actually, they scourged him. They beat him. Maaring doon pa lang is babatasan na nila na patayin si Paul sa Jerusalem. At kung hindi nila nalaman na Roman citizen, iaalaw niya na i-assassinate ng 40. Amen? Para matapos na lahat itong kaguluhan ng mga Hudyo. But Paul just let them, but when it's time to speak, doon lang nagsalita si Paul. Pwede ba niyong i-scourge ang isang Roman citizen? Because kapag nalaman ni Caesar na si Paul being a Roman was beaten without a cause, the chief captain, the centurion, and the soldiers involved will be punished under Roman law. Amen? To the point of their death. Is it coincidence?
Hindi tayo naniniwala sa coincidence kapag ka doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Because everything is planned by our God. Lahat ay maganda sa harapan ng Panginoon. Kahit na sa tingin natin ay hindi. So we seek the wisdom of God in the many situations. Hindi ko pa kayo may advice ng kung anong sitwasyon, inyong response sa mga sitwasyon. But I suggest that you look at the Word of God. You ask the wisdom of God. And when it is clearly being taught by God to us through His Word, just like the Lord Jesus Christ, to fulfill what has been written in the Scriptures. Promote what has been written in the Bible sa ating pamumuhay sa araw-araw. Bago pa man ang opinion natin, bago pa man mag-seek tayo ng mga advice kung kainikainino, basahin muna to. Amen? Basahin muna natin. We can never be wrong kapag kasinunod natin ang salita ng Diyos. So, Christ was silent when oppressed. He was also silent when afflicted. Silent when He was scourged. Read for me, Matthew 27:26. Read. Continue, he was silent when he was mocked by the soldiers. Ready, read. And when they had plaited a crown, they put it upon his head and arrayed in his right hand. And they bowed the knee before him, and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews." And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. And after that they mocked him, they took the robe off of him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. And as they came out, they found the man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. And when they were come into a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave him vinegar to drink, mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. And they crucified him and parted his garments, casting lots. The prophet, they parted my garments among them, and upon my vesture did they cast. Last verse 29 says, they had plotted a crown of thorns. They are shouting, King! Hail, King of the Jews! But actually, it's not yung tunay na pag-revere as king. Actually, it's a mockery. Nung sinisigaw nila, they spat on him, they struck him, they let him be naked as they gamble for his garments. And nowhere in the Bible can we find Jesus shouting for justice. Amen? Resisting the arrest. Resisting the scourging and beating. Yung nagwawala, out of control, complaining. Still silent until the very end. He was mocked by the very crowd na nung siya umenter sa Jerusalem is, Hail to the King! The same crowd na nagmock sa kanya in Matthew 27, 39 to 44. Read, And they that passed by reviled him, wagging their heads and saying, That thou destroy the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. The thieves also which were crucified with him cast the same in his stead. You see? Because they are looking at the Messiah in what? In physical context. Yung magre-reign ang kingdom dito sa lupa. But he's not. He prepared, he's victorious in establishing his kingdom in heaven. Amen? At iyon din yung ating permanenteng tahanan. Not this world. Kaya na-miss nila ang tunay na Messiah because they are looking at the Messiah in what? In materialistic, political context. Na sila'y palalayain doon sa kanilang pagkaka-slave bondage doon sa Roman Empire. And the same is the message to us when we look at our Savior. Our salvation is not here on earth. Our salvation is in heaven. Amen? Amen. Amen. Again, in Philippians 2, 5-7, as we repeat these verses, ang importante pong makita natin dito yung mga apostoles, yung mga naunang mananampalataya na intindihan ang mga katotohanan na ito. Read again, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. You may be in a situation right now of oppression or being treated unfairly in our lives, look at the silent Savior.
and the principles that He is teaching to us right now. Not only our Savior, Apostle Paul. Amen? Na nakita natin. The wisdom of God is so freely given to those who ask. Let's ask for God's wisdom kung tayo ay nasa mga ganyang sitwasyon at ating gawin ang I thought nagtataas ng kamay si Sister Tony. Amen. So Christ was oppressed, silent when oppressed. Christ was silenced when afflicted. And the last point, Christ was the silent lamb. Verse 7, He is brought as a lamb to the slaughter and as a sheep before her shearers is dumb. Bakit lamb magmula pa noon ang illustration sa ating Savior, sa ating Panginoong Jesus? Because yung lamb din, alam niya ang kanyang purpose. Ang kanyang purpose is to be eaten. Alam niya na siya ay papanganak, lalaki. Kapag ready na ang kanyang katawan, dadalhin sa kanyang shearers yung mag-aahit ng ano, ng kanyang balahibo. Ay, balahibo ba? Hindi. Palagi akong balahibo na four. Tama ba, balahibo? Ano ba sa Tagalog yung four? Balahibo nga. Hair. Tama. Kasi minsan ang sinasabi ko yung ano, yung sa mga manok. Feather. Oo. Tinatawanan ako ng dalawa, si Samuel at si Luis. Ang ganda ng feather ni Robin, oh. Four nga pala, balahibo. Amen. So, yung lamb, nakita nyo bang nagsisigaw ang lamb kapag tinalian na yung paa at dadalhin na sa kanyang shearer at aahitin siya? Katulad ng pig. Yung pig nga, hindi naman talaga pakakatayin. O, nakikita niyo yung baboy, hawakan mo lang sa ulo, di ba? Ang ingay-ingay na. Hindi pa yung kakatayan. No, hindi niyo kailanman makikita ito doon sa lamb. Magpunta kayo sa slaughterhouse, walang mga nagsisigawang mga lamb kapag sila ay dadalhin na. That's the illustration. The sheep, when brought to the slaughter, is quiet, no complaints, because naalam niya ang kanyang purpose. Pinakain siya, lumaki, at kapag ready na siya, kakatayin siya para what? To serve for others. To be served to others. To be the meat for others. At sino yung gumanap na yon? Di ba ang ating Panginoong Jesus? To be offered for others. To be eaten, not literally. But when we receive Jesus Christ, tayo ay naging kaisa. Di ba? We are in Christ, the Bible says. Because the sheep understood its purpose for existence, to be slaughtered and be served for others. That is why Jesus from the Old Testament was portrayed as a sheep who would later be slaughtered, offered, and will become a lamb. To be eaten, not literally, but to be partaken by those whom He redeemed. So Isaiah is looking at the Passover lamb dun sa Exodus, the lamb that brought deliverance from Egypt, the lamb that brought freedom from oppression, the lamb that rescued them from their affliction. And in verse 7, Isaiah looks forward to the lamb of God, the lamb whose death would deliver those who believe, the lamb whose blood would cleanse us from our sins. That is why another disciple, the last prophet, sino po? Apostle John? Naintindihan din ang prophecies ni Isaiah when he declared, "The next day, John seeth Jesus coming unto him, and said," let's read together loudly, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Mahalaga ang lahat ng nasusulat na ito. Kaya hindi natin ini-ignore ang doctrine. Amen? Amen? We pursue doctrine. Sa simbahan po natin, iyon ang ating objective. And they continued steadfastly in what? Apostles' doctrine. In prayers, in breaking of bread, and in fellowship with one another. What is the purpose of the Bible? Sabi ni Paul kay Timothy, all scripture is what? Written by inspiration of God. And is profitable for what? For doctrine. For next pa lang yung kasunod na purpose niya, for reproof. Para maalaman natin kung ano yung ating mga mali. Diba? For correction. Para maitama yung ating mga mali. And for instruction, para huwag na tayong bumalik doon sa kamalian. Pero ayun yung kanoonahan binanggit, signifying the hierarchy in a sense, doctrine. So that we henceforth no more children tossed to and fro
by every wind of doctrine and by the slight craftiness of men, they lie wait to deceive. So, para tayo tumatag sa ating pananampalataya at pagharap sa buhay at tamang response natin, ito ang uunahin natin. Amen? Amen. Yung utos ng Panginoon sa atin through His Word. At habang yung ating mga katawan, ito po, ating tandaan, every time that yung sa pagbabasa, pagpunta natin sa simbahan, pananalangin, pag-attend natin ng prayer meeting, devotion, quality time sa morning, kapag nararanasan yung napakatindi ng resistance ng inyong laman, well, praise God. Dahil inaawat tayo ng ating flesh. Kanino ba yung ating flesh? Sino ang gusto niyang iserve? Si Satan. So every time that you are confronted with such, inaawat ka, lalong i-acknowledge agad natin, oops, may battle, may war inside me. The flesh and my spirit is battling. Embrace the battle immediately. And be challenged na talunin natin yung flesh. At kapag nanalo tayo, oh, talo ka, nakapunta ako sa simbahan. Amen? Amen. Ah, talo ka, nakapag-devotion ako ngayon. Embrace the battle. Huwag tayong mag-yield sa kanya. Because every time, yun talaga ang gagawin ng flesh. Amen? Hindi nyo napapansin, every Friday, kapag pumunta sa simbahan, excited ba agad kayo magpunta sa church? Oh, amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Dahil pwedeng mangyari yun sa ating buhay Kristiyano. Why? Kung tayo na ay nag-yield na nang nag-yield sa His Spirit. Siya na palagi ang busog. So, talo na palagi ng talo ang flesh. At ito palagi ang pagkain ng Espiritu. Amen? Huwag tayong kumuha ng ibang ipapakain sa Kanya. Amen? Amen. Because even the Lord Jesus Christ so emphasized that the Scriptures must be fulfilled. When He was tempted by the devil, ano ang mga kinukot nating Panginoong Jesus? Diba yung Psalm? Habang tinetempt siya ng tinetempt ni Satan, ano pa rin ang binabalik na salita ng Panginoon? Book of Psalms. And that is also the challenge to us. We may sometimes be tempted to respond outright doon sa mga sitwasyon, but pause for a while. What would Jesus do in the situation? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga sitwasyon natin na ito? At if we fail ba tayo ng Panginoon? No. Ang promise niya is, you lack wisdom, ask for it. And He will give it liberally. Ano yun? Walang limitation. Yun ang ibig sabihin ng liberally na pagbibigay ng Panginoon. Ask ka ng ask, ibibigay sa'yo, pauulanan ka ng Panginoon ng wisdom. And you will understand the Word. And you will be strengthened in dealing the many situations of life. The apostles, from the Lord Jesus Christ, to the prophets, to the apostles, yung mga naunang mananampalataya sa atin, naintindihan na ang doctrine ng salita ng Diyos ay mahalaga. From Paul declaring it in Philippians, from Paul practically exercising it in the book of Acts, yung ating nakita kanina, kaya na-fulfill ang kalooban ng Panginoon sa kanya. From John, the last prophet, when he declared, He is the Lamb of God, prophesied in the Old. How about us? How about us? So, palatilihin natin sanang may desire tayo sa doctrine. Amen? Hindi agad lahat yan maiintindihan natin, but in God's proper time. Do you believe that? In God's proper time. As long as we constrain our flesh and we let our spirit guide us. So the fierce battle may it be, the more, okay, na magiging excited tayo to embrace the battle and to beat the flesh. Sa paghirap nating pagpunta sa simbahan, sa pagpe-pray, sa prayer meeting, the more na i-grab natin yun because that's the opportunity na kung saan papatunayan ng Panginoon that His grace is sufficient. Amen? Amen. Why? Because you are so beaten. Sa battle, hirap kang i-battle ang iyong flesh. And that is where the grace of God will be sufficient. Ang pangako ng Panginoon, hindi tanggalin ang battle. Amen? But ang pangako ng Panginoon is sufficient grace. So that kanino ang glory? Sa ating Panginoon. Every time we win over the flesh. To our friends right now is listening,
Kayo po ba ay na-moved by the testimony of the silent lamb? The world may be portraying power or yung victory or yung strength when you are loud, when you are aggressive, when you are intimidating. Not in the testimony of our Savior, not in the testimony of Apostle Paul, not in the testimony of the apostles, the other apostles, not even the testimony of that great men and women of the faith na nauna po sa atin. The Lamb's power is in His silence. Paul's power is in allowing God to lead him. At kung kailan oras na nabanggitin niya ang nararapat niyang sabihin, doon lamang nagsalita si Paul. But the silence led him to the fulfillment of God's plan for him. Nakarating siya doon sa Rome. To our friends right now, if you're not yet saved, will you come in faith to the oppressed and afflicted one? The silent Savior invites you to trust Him and be free. He may not be attractive personality in the eyes of the unbelieving world, but not to us as true Christians. You can only be reconciled, you can only be at peace with God when you turn to Jesus Christ and believe that He died for you. He is the one who can forgive you of your sins and can bring you to heaven. Let's all stand and pray. Our most gracious Heavenly Father, we thank you once again for such a powerful testimony na yung pinakita po sa amin. And even the practical, O God, the practical illustration and teaching of it ay amin pong naintindihan, amin pong naunawaan. Thank you for the testimony as well of Apostle Paul, who clearly understood the principles of the silent Savior. Tulungan kami, Panginoon, sa aming pagharap sa buhay po na ito, na i-apply ito sa aming pong araw-araw na sitwasyon, O God. The power and the victory is not from an intimidating, an aggressive, and from a loud voice. It is applying the wisdom from your word and trusting our God, who also promised us na sa amin ding, Panginoong, mga taong nag-o-oppress po sa amin, the vengeance is yours. But may it be that through our silence, time to time, people will also see the silent Savior through our testimony, through our lives, that will lead them to the Savior. Sa amin pong mga kaibigan ngayon, mga mahal namin sa buhay, nakakarating sa inyo ang mensahe na ito. Salamat po sa Diyos. It's not an accident that you click that link and you listen right now. It is our constant, consistent prayer na makarating po sa inyo ang kaligtasan. Mangyayari lamang po ito katulad ng binanggit ng Propeta Isaiah, if you take the full responsibility of your position right now, that you're a sinner in front of God. And the only way that you can be reconciled and be with the Lord Jesus Christ in all eternity is if you will put your faith to Him as the one who died for you, the perfect sacrifice that will please the requirement, the perfect requirement of the Father. It is not the preacher who promised you, it's not the pastor who will promise you this, but it's the Lord Jesus Christ, just like the one, the malefactor, hanged on the cross. Today, you will be with the Lord Jesus Christ in paradise. Will you turn to Him? Will you put your trust to Him? Will you acknowledge yourself as a sinner? Will you believe that the penalty of your sin is hell? And will you believe that it's only Jesus Christ who can forgive you of your sin and bring you to heaven? But there is a response, and that is faith. Faith. Faith alone that can bring you to that reconciliation with God. To our fellow Christians, to our fellow brethren, how is our testimony right now in this very noisy, intimidating, aggressive world that we are living in? May we learn some principles from our silent Savior today, some doctrine from the life of Apostle Paul and the other apostles who understand the doctrine of the silent Savior. Touch the hearts of your people today. Challenge them. May you save souls today. And this we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. His people will say, Amen. Amen. Amen.